Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakikita ko lang po sa inyo kung paano mag-vulcanize ng gulong without removing the tire. Okay, first, nakita ko sa sensor ko, sa monitor, I have a low pressure tire. I need to add tire. Add air, sorry. Kailangan ko magdagdag ng hangin. Now, tinanggal ko yung tire ko, nilagyan ko ng jack and stand. Ito yung nakuha ko sa tire ko, yung brake para sa bike to. Ngayon, papalitan ko, i-vulcanize ko siya using the this gadget. I have a rubber stick here. And ayun, bumili ako nung parang kikel. Then this I put the rubber. Now tatry ko i-vulcanize. Okay. Going here. Let's see. Tignan natin kung ano ang pressure. Oh, nothing. Ganun. It's sticky. Okay. Ganito po siya. Ganito po siya nilalagay. Yan, kailangan ho nasa middle siya. Then now you need to pull. We need to wala na ho kayo madidinig na singaw kasi sealed na ho siya na itong parang rubber stick siya na ano with the cement. Now I need to put air. Okay, and ho, just so. Pwede ho natin siyang hayaan na nakaganyan lang para pag nag-run, lalo mako-cover yung hole, yung butas. Pero pwede rin natin tabasan na unti. Like that eh. Ayan. Ganyan po siya. Ayan.
kailangan ho natin siya dagdagan ng hangin para ready na natin ikabit. Sandali lang ho to, like pag kumpleto kayo ng gamit, kayang i-vulcanize na ng mga 3 to 5 minutes. Kailangan may gauge ho kayo. Kanina nung tinanggal ko ho yung pampul kanina, panglagay ng rubber cement. Ilagyan ko lang siya ng hangin ng mga 25. Yan, now ho, naka 33 ho siya. Kaya ready to put na. Okay. Ano ba ko? Yan. Ganyan lang ho siya. Ganyan lang ho siya kabilis. May hangin na ho siya. 33. Now, gagamitin ho natin siya ng cross range para humigpit lang na unti. Okay? Pero, okay. Pag nadinig nyo ho yun, medyo okay. Oh, sorry. Lagi ho siya cross. Pag hinigpitan sa baba, sa taas naman, pag hinigpitan naman dito, sa kabila naman, pag hinigpitan dito, sa taas naman. Okay, now, we're going here na. Okay. Hindi pa ho siya mahigpit, pero inaano ko lang na nakalapat sa rotor. Okay? Ngayon, baba, gagamitan natin siya na. Ginawa ko ho, para hindi ho mahirap mag-tight o magtanggal, ginagamitan ko siya ng maliit na tubo. To make it sure na may press, may puwersa. See? Umikot ho. Now, ito. Okay, umikot na. Sa baba naman tayo. Umikot na. Ayan. Okay, humipit na ho. Dito tayo sa panglima. Ayan, humipit na. Ayan, okay na. Ngayon, this is the final. The final one. Kailangan na humipit siya. Okay, mapipil niyo naman ho na wala na ho siyang ikot. Okay. So, ganyan ho siya mag-vulcanize. Pakikita ho sa inyo kung nakabitan ho siya ng rubber cement. Ngayon, nalagay na yung tire. Let's see kung nabawasan ang hangin. Okay. Okay, same thing ho. Ganun pa rin. Hindi siya, ibig sabihin, okay ho, wala ho siyang singaw. Wala ho siyang singaw dahil doon sa kinabit natin na rubber cement. Matipid ho to kasi pag nagpa-vulcanize ho ako, inaabot ho ng $30 ho. Ayan. Ayan. Kaya ngayon, okay na ho siya, ikakabit na ho natin itong hub. Easy lang naman, easy. Madali lang. Kaya, either kahit nandyan ho kayo sa, what you call this, sa Pilipinas, so, kaya nyo mag-vulcanize ng sarili.
Ito ho, hindi ho dapat to mahigpit. Kasi light lang siya dahil plastic lang siya. Cover lang ho siya nung ano. Kaya dapat tamang higpit lang. Yan po, yan po nagtatapos. Please subscribe, like, and bell. Maraming salamat po.